Isa sa pinakamayaman ang pamilyang Fernandez sa kanilang lugar. May iba't ibang naglalakihang negosyo. Sila rin ang nagmamay-ari ng isa sa pinakamalawak na lupain at rancho na kung saan pinamumunuan ito ni Don Felipe. May dalawang anak ang Don. Ang isa ay may sarili ng pamilya at ang isa naman ay dalaga pa. May nag-iisang apo rin ito na nagangalang Jessa. 8 taon pa lamang si Jessa nang paalisin ng Don patungong Amerika upang doon mag-aral. Hanggang sa makapagtapos ito ng kursong pinakuha sa kanya ng kanyang lolo. At ngayong araw ngang ito ay abala ang lahat dahil pauwi na ang 25 anyos na si Jessa. Pinauwi siya ng Don dahil nais nitong makapiling ang apo bago mamaya pa ng tuluyan. May sakit sa puso ang Don at iisa lamang ang nais niyang mangyari. Ang makasama ang dalawang anak at si Jessa. Lynn, pakilinisan ang kwarto ni Jessa at hindi magtatagal ay narito na sila. Utos ng Don sa kanyang anak na tiyahin ni Jessa. Lihim na napairap ang babae at ngumiti ng tipid. Patapos na ho kahapon pa, hindi ba at kahapon niyo pa yan inutos sa mga katulong rito? Ganun ba anak? Pasensya na at nakalimutan ko na naman. Masyado na talaga akong makakalimutin pero nakakaalala pa naman. Magpahinga na lamang kayo pa at baka mabinat pa kayo. Darating pa naman ang paborito mong apo. Natawa ang Don at pinalapit ang anak. Nag-iisang apo ko si Jessa anak, kaya huwag ka nang magselos. Ngayong buhay pa ako ay ibinigay ko na sayong nararapat na para sayo, kaya wala kang dapat ikabahala. Paalam ko naman po yun, pero marami pa kayong ari-arian na may iwan. Natatakot lang ako na baka ibigay mong lahat ng ito sa apo mo. Kung sakaling ibigay ko man ito sa kanya, Lynn, ay walang problema. Siya lang ang apo ko at alam kong hindi mo ako mabibigyan ng apo. Pinamanahan ko kayo ng patas, kayo ng kapatid mo, Lynn. Pero ibang usapin na pagdating sa apo. Naiintindihan mo naman ako siguro, anak. Hindi sumagot si Lynn dahil tumunog na ang cellphone na hawak-hawak. Umiling muna ito bago sinagot ang tawag. Maya-maya pa ay tumingin ito sa kanyang ama at huminga ng malalim. Narito ng apo ninyo pa, nasa labas na si Jessa. Rumihistro ang masayang mukha ng Don at dahan-dahang naglakad palabas ng mansyon. Pinatawag naman ni Lynn ang kanilang katulong upang alalayan ang kanyang ama. Ilang segundo lang ay lumabas ang isang gwapong lalaki mula sa kusina at basa pa ang damit nito. Napataas ang kilay ni Lynn na makita ang anak ng kanilang katulong, si Ken. Nasaan ang papa mo? Bakit ikaw ang narito? Tanong ng babae. Nagpapakain po si papa ng kabayo, madam, at ako lang ang nasa kusina. May ipag-uutos po ba kayo? Tanong ni Ken sa kanya. Pakialalayan si papa sa labas. Dumating na kasi ang kanyang paboritong apo. Sa kwarto na muna ako. Tumango ang binatang si Ken at agad sinundan ang uugod-ugod na Don. Maya-maya pa ay tumigil ang Don sa paglalakad at lumingon sa likuran. Nakita niyang paakyat ng kwarto si Lynn kaya tinawag niya ito. Saan ka pupunta, Lynn? Hindi mo ba ako sasamahan sa labas? Tanong ng Don. Hindi po mabuti ang pakiramdam ko pa. Kayo na lamang po mag-welcome sa kanila at sa taas na muna ako. Saad ni Lynn na walang lingon-lingon sa ama. O siya, sige. Magpahinga ka na muna. Ken, iho. Hahawak ako ha. Nakalimutan ko ang baston ko sa kwarto. Saad ng matanda at kumapit na sa binatang si Ken. Tumango lang ang binata bilang tugon kay Don Felipe. Tsaka nagsimula na silang maglakad. Ilang minuto rin ang kanilang nilakad bago narating ang pintuan palabas ng mansyon. Pagbukas ng pinto ay bumungad sa kanila ang isang puting limusina at lihim namang namangha ang binata. Grabe, sa buong buhay ko ngayon lamang ko nakakita na sasakyang ganito kaganda. Sino kayang dumating? Wala namang sinabi si mama at papa sa akin. Bulong nito sa sarili hanggang sa bumukas na ang pinto ng sasakyan. Tila bumagal ang takbo ng oras nang bumaba ang isang napakagandang babae na si Jessa. Napakaputi ng balat nito at napakakinis pa ng mukha. Napayuko na lamang si Ken dahil hindi niya kayang titigan sa mukha ang kakababang dalaga dahil tila napakaperpekto nito. Sumunod na bumaba ang dalawang mag-asawa na sumundo sa anak nilang si Jessa.
Nakangiti ito parehas na makita ang kanilang ama na naghihintay sa kanila. Apo ko! Masayang wika ng Don kaya nabitawan ito ni Ken. Sabay na napasinghap ang mag-asawa, pati na si Jessa at mabilis itong lumapit sa matanda. Mabuti na lamang at nahawakan muli ito ni Ken dahil muntik na itong mahulog sa mataas na hagdanan dahil sa kagalakan. Lolo Felipe naman! Hindi nyo dapat ginawa yon. Nabitawan tuloy kayo ng kasama mo at muntikan ka pang mahulog dahil sa akin. Pag-aalala ni Jessa na lalong nagpamangha kay Ken. Malambing ang boses ni Jessa na para bang isang musika pagdating sa tenga ng binata. Sa susunod ay hawakan mo ng maayos ang papa ko, Ken. Baka kung ano pang mangyari dahil sa kapabayaan mo. Sabat naman ang ama ni Jessa. Hey Dad, what's your words? Kitang-kita naman natin na hindi siyang may kasalanan. Masyado lang talagang malikot si Lolo kaya nabitawan niya. Hindi ba, Lolo Felipe? Pagtatanggol naman ang dalaga kay Ken. Tumawa ang Don at niyakap ang apo. You have a good heart, my dear. Alam mo ang tama at mali. Welcome home, my dearest apo. Miss na miss ko ng kakulitan mo. Tumawa ang mag-asawa pati na si Jessa at niyakap pabalik ang matanda. Lolo, hindi na po ako bata. I'm a fine young architect woman now. At hindi ba itong pangarap ninyo? Natin pareho? Oo naman na po. Proud na proud ako sa'yo dahil lumaki kang mabait at masunurin. Manang-mana ka sa papa mo. Tara na sa loob. May pinahanda akong pagkain para pagdating mo ay makakain ka agad. Sa mga oras na iyon ay walang paglagyan ng saya si Don Felipe. Ang sweet naman ng lolo ko. Kaya paborito kita eh. Alam ko, iha, dahil ako lang naman ang lolo mong nabubuhay pa. Napuno ng tawanan ang mansyon, pati si Ken ay napapangiti rin. Maya-maya pa ay naglakad na sila papasok sa loob ng mansyon, habang nasa likuran lamang ang binata na nakasunod sa kanila. Pagdating sa loob ay namangha si Jessa dahil tila walang pinagbago ang lugar mula nang umalis siya. Everything is perfect, Lo. This is home. Wika ni Jessa sa Don. Papunta na sila sa dining room na huminto ang dalaga. Ah, Lo, sino po siya? Tanong ni Jessa na ang tinutukoy ay si Ken. Ah, siya. Si Ken nga pala, iha. Anak ng isa sa katulong natin rito. Dito ko na sila pinatira para magkakasama sila sa iisang bubong. Nasa kwadra ang papa niya at dito naman sa bahay ang mama niya. Ken, iho, si Jessa ang nag-iisa kong apo. Pagpapakilala ng Don. Tumango si Ken at ngumiti naman si Jessa. Hi Ken, it's nice to see you here. Hindi kita kilala dahil wala naman akong batang kasama rito noon. But I'm happy dahil may kasamang binata ang lolo ko rito. Binata ka pa ba? Magiliw na tanong ni Jessa na ikinatawa ng Don. Oo iha, binata pa yan si Ken. 27 anyos na siya pero hindi matapos-tapos sa pag-aaral dahil kinakapos sa pera. Pero ngayon ay pinagpapatuloy niya ang kolehiyo dahil ako na mismo ang nagpapaaral sa kanya. Wow! That's so sweet, Lo! Tara na at gutom na po ako! Ngiting wika ni Jessa at tumango kay Ken. Nagpaiwan na si Ken habang patuloy na naglalakad ang buong pamilya papunta sa kusina. Nakahanda na rin ang pagkain kaya lumabas na ng bahay ang binata at tumiretso sa kwadra. Nakita niya ang kanyang ama kaya nilapitan niya ito. Ako na po magpapakain sa ibang kabayo pa. Tapos na ba ang trabaho mo sa loob, anak? Nariyan na bang apo nandun? Tanong ng kanyang ama. Opo pa, nasa kusina na po sila kumakain. Mabuti naman kung ganun, Ken. Kahit anong mangyari ay iwasan mong apo ng amo natin, okay? Baka magkaroon pa tayo ng problema sa oras na dumikit ka sa kanya. Ken, iho, makatapos ka man ng pag-aaral ay sa mahirap pa rin tayo galing. Ayokong magkaroon ng rason ng anak ng Don upang paalisin tayo rito. Ngumiti ng tipid si Ken at tumango. Wala kayong dapat ipag-alala pa. Alam ko po ang dapat gawin. Alam ko pong langit sila at lupa tayo. Mabuti naman dahil naiintindihan mo ang ibig kong sabihin, anak. Hindi nagkakalayo ang agwat ng edad ninyo ng apo ng Don. Hindi rin imposibleng magustuhan mo yon dahil sobrang gandang bata. Tumawa si Ken at tinapik ang balikat ng ama. Tama ho kayo pa. Pero si mama pa rin ang pinakamaganda para sa akin. Natawa ang ama ni Ken sa sinabi niya. Maya-maya ay nagpaalam na itong pupunta muna sa ibang lupainan doon sakay ng kabayo.
Pinagpatuloy naman ni Ken ang pagpapakain sa mga kabayo. Ilang segundo lang mula nang umalis ang ama ni Ken ay biglang lumitaw sa kanyang harapan si Jessa. Nagulat pa ang binata at nabitawan ang damong hawak-hawak. Natawa ng mahinhin si Jessa at pinulot ang damong nabitawan ng binata. Nagulat ba kita, Ken? Pasensya na kung hindi mo ako napansin kaagad. Pero nasaktan ako sa sinabi mo kanina, ha? Biro ni Jessa na ikinapula na mukha ng binata. Biro lang po yun, Ma'am Jessa. Mas maganda ho kayo kay Mama. Sinabi ko lang yun sa papa ko para tumigil na siya. Tumawa muli ang dalaga at nahandahang pinakain ng mga kabayo. Alam ko, Ken, binibiro lang kita. Ma'am Jessa, bakit ho kayo narito? Hindi ba't nasa kusina kayo kasamang lolo at magulang mo? Nagtatakang wika ni Ken sabay tingin sa mansyon. Napagod ang lolo kanina kaya nagpahinga na rin siya kaagad. Namiss ko dito, kaya nagpaalam muna ako kina mommy at daddy na maglibot rito sa labas. Oh, okay po. Hey, huwag mo na akong ipo at opo. Mas matanda ka naman sa akin ng 2 taon. Huwag mo ring isipin na amo mo ko dahil si lolong amo natin rito. Apo lamang akong walang ari-arian kaya okay lang. Natatawang wika ni Jason, ikinangiti rin ni Ken. Yan, ngumiti ka. Bagay sa'yo ang nakangiti kesa sa nakayuko. Ang gwapo mo kaya, alam mo ba yun? Ani Jason ay kinagulat ni Ken. Oh, sorry for being too honest. Ganyan kasi kami sa Amerika na mga friends ko. But anyway, I want to formally introduce myself. I am Jessa Fernandez, nag-iisang apo at anak ng pamilyang Fernandez. Wika ng dalaga. Napakamot na lamang sa ulo si Ken dahil masyadong madaldal ang dalaga. Samantalang siya ay hindi alam kung ano ang sasabihin o isasagot dito. Maya-maya pa ay sabay na nilang pinakain ang mga hayop sa rancho at unti-unti na rin nagkagaanan ang loob ng dalawa. Ilang minuto rin ang dumaan na bumalik ang ama ni Ken sakay ng kabayo. Seryoso itong tumingin sa binata pati na kay Jessa. Napadalaw kayo rito, Ma'am Jessa. Hindi ba kayo hinahanap sa loob? Wika ng ama ni Ken. Hello po. Pasensya na po. Nagpapahangin lang po ko rito. Babalik na rin po ko sa loob. Nakangiti namang sagot ni Jessa rito at tipid na umiti kay Ken. Ihatid na kita sa loob. Mabilis namang wika ni Ken. Hindi na. Mukhang may pag-uusapan pa kayo ng papa mo. Nice to meet you, Ken. Sa inyo rin po. Pasok na muna ako sa loob. Paalam ni Jessa sa mag-ama. Habang naglalakad naman palayo ang dalaga ay sinusundan naman ito ng tingin ni Ken. Sinabi ko na sa iyo, Ken, na huwag kang lumalapit sa anak at apo ng amo natin. Pero ano tong nakita ko? Hindi ka ba talaga nag-iisip? Seryosong wika ng kanyang ama. Pa, nakikipag-usap lang ho yung tao. Mabait po si Ma'am Jessa tulad ng amo natin. Wala po kong ibang intensyon. Pangako. Anak, hindi sa wala akong tiwala sa'yo sa batang yun. Pero ayokong dumating ang araw na mahulog ang loob ninyo sa isa't isa. At magagalit sa inyo ang amo natin. Pa, masyado hong mapaglaro ang inyong isipan. Tara na po sa loob na mansyon at baka hinahanap na tayo ni Mama. Tumalikod na si Ken dahil alam niyang hindi siya titigilan ng kanyang ama. Sa kusina dumaan si Ken na mahagip ng kanyang paningin ang dalagang si Jessa, kasama ang mga magulang nito. Napatigil si Ken at tinitigan muna ang dalaga sa sala. Napapangiti na lamang siya habang pinagmamasdan ang matatamis na ngiti ni Jessa sa harap ng mag-asawa. Kung hindi pa tinawag si Ken ang kanyang ina ay hindi siya aalis sa pwesto nito. Kinabukasan ay maagang nagising si Ken dahil may klase pa siyang papasukan sa university. Paglabas pa lamang ng mansyon ay nakita na niya ang dalagang si Jessa na nagdidilig ng halaman sa may hardin. Good morning, Ma'am. Si Mama na ho ang gagawa niyan mamaya. Ngiting wika ni Ken. Good morning, Ken. Please, huwag mo na akong imam at hindi ako guro. Jessa is fine with me. Tsaka okay lang ako rito. May ginagawa pang mama mo sa kusina kaya ako na nagdilig. Masayang bati rin ng dalaga sa bangiti ng matamis. Napatango na lamang si Ken at hindi nawala ang ngiti sa labi nito. Sige, aalis na muna ako at may pasok pa ako mamaya. Okay, ingat ka, Ken. Salamat, Jessa. Nahihiyang sagot ng binata at kaagad ring umalis. Napapailing naman si Jessa dahil masyadong mahiyain ang anak ng kanilang katulong na si Ken. Ilang minuto lang mula nang umalis si Ken ay pinatawag naman nandoon si Jessa upang saluhan sila sa pagkainan. Kaagad namang pumasok si Jessa sa loob ng bahay
at nakita niya ang kanyang tiyahin sa unang pagkakataon mula nang dumating siya. Good morning, tita! It's nice to finally meet you again. Hindi po kita nakita kahapon ah. Masaya niyang wika sabay halik sa pisngi nito. Napagod kasi ako sa paghahanda sa pagdating mo, Jessa. Kaya pasensya na kung hindi ko nasamahan ng mga magulang mo sa pagsundo sa iyo kahapon. Tipid na sagot ng kanyang tita sabay tingin sa pagkaing nakahain. It's okay po. Napagod rin ako kahapon kaya maaga akong nagpahinga. Anyway, let's eat. Ang ganda ng araw sa labas. Magmumuni-muni ako mamaya. Natawa ang mga magulang ni Jessa pati na ang kanyang lolo Felipe. Kumain na muna tayong lahat dahil may pag-uusapan tayo pagkatapos. Wika ng Don na nagpatigil sa lahat. Tungkol saan ni Tolo? Takang tanong ni Jessa. Tungkol sa mana, iha. Nais ko maging okay ang lahat bago ko mamaalam sa mundong ito. Lolo naman, malakas pa ho kayo kaya hindi muna ito kailangan. Let's enjoy na lang po, pwede ba? Jessa, apo, hindi mo naiintindihan. Mas mainam na gagawin ko ito ngayon bago pa mahuli ang lahat. Hindi natin alam kung kailan ako kukunin ng Diyos. Walang umimik at nagsimula na lamang silang kumain. Nakaramdam ng tensyon si Jessa sa paligid dahil sa nakakabinging katahimikan. Nagpatuloy ang dalaga sa pagsubo at ganoon rin ang mga magulang niya. Samantalang si Ken naman ay malapit na sa sakayan ng tricycle na biglang may maalala. Nako, naiwan ko sa kwartong libro ng kaklase ko. Nako naman Ken, sa dami na makakalimutan mong dadalhin ang libro pa talaga. Mulong niya sa sarili at agad tumakbo pabalik sa mansyon. Halos 5 minuto rin ang kanyang itinakbo bago narating ang mansyon at agad siyang pumasok sa loob. Buong akala ni Ken ay walang tao sa kusina dahil nakasanayan niya doon dumaan bago marating ang kanilang kwarto. Ngunit nagkamali siya dahil bigla siyang napatigil nang marinig ang boses nandun. Ngayong tapos na tayong kumain, pag-usapan natin ang unang rason kung bakit nais kong umuwi ang aking nag-iisang apo. Napalunok si Ken sa narinig at dahan-dahang sumilip. Nakita niya si Jessa na nakayuko malapit kay Don, pati na ang magulang nito. Ngunit napasinghap si Ken na makita si Donya Lynn na seryosong nakatingin kay Jessa. Maya-maya pa ay may inilabas na mamahaling papel ang Don at may binasa. Lynn, Jahara, nasa inyo na ang mga mana na nararapat sa inyo. Kaya itong naiiwan na nasa pangalan ko ay ibibigay ko kay Jessa. Siya lang ang may karapatan sa lahat na maiiwan ko dahil siya lang ang nag-iisa kong apo. Sabay-sabay na nagulat ang buong pamilya. Ganon din si Ken na nasa gilid lamang ng pinto ng kusina. Papa! Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Ang swerte naman ni Jessa kung halos kalahati ng ari-arian mo ay sa kanya mapupunta. Galit na wika ng tiyahin ng dalaga. Ako ang may-ari dito, Lynn, at tagapagmana lang kita. Hindi ka nalugi dahil may makukuha ka rin naman. Sa oras na mawala ko sa mundong ito ay si Jessa na ang magmamay-ari nitong lahat. Katwiran ni Don Felipe. No! Hindi ako papayag, Papa! Sigaw muli ng babae. Wala na kayong magagawa dahil pinangalan ko na kay Jessa ang lahat. Tapos na ang usapan. Galit na tumayo ang Don at naiwan namang tulala si Jessa kasama ang magulang nito. Galit ring tumayo ang Donya at umalis sa pagkainan. Mabilis na nagtago si Ken dahil sa takot na makita ng Donya. Ngunit kahit anong tago ni Ken ay nakita pa rin siya nito. Umakyat ka sa kwarto ko ngayon mismo. May pag-uusapan tayo. Seryosong wika ng babae. Nanginginig ang mga tuhod ni Ken na sumunod sa Donya. Paakyat na sila sa taas nang tawagin siya ni Jessa, kaya naman sabay silang napalingon sa dalaga. Saan mo dadalhin si Ken, tita? Utal na wika ni Jessa. Wala kang pakialam. Tauhan ko si Ken rito at hindi kanya amo. Magsama kayo ng lolo mo. Galit na wika ng Donya. Naiiyak si Jessa dahil nasasaktan siya sa inaasta ng kanyang tiyahin. Ngunit wala siyang nagawa, kaya tumalikod na lamang at lumabas ng mansyon. Patuloy naman sa paglalakad sina Ken at Donya hanggang sa makapasok sila sa loob ng kwarto nito. 10 milyon kapalit ng buhay ni Jessa. Diretsahang wika ng Donya. Nagulat naman si Ken at tulalang napatingin dito. Madam Lynn, hindi ko po yan matatanggap. Hindi ko po pagmamay-ari ang pamangkin ninyo at hindi ko po kayang pinapagawa ninyo. Katwiran naman ang binata.
Sundin mo ang utos ko dahil kung hindi ay buhay na mga magulang mo ang tatapusin ko, Ken. Sinasabi ko sa'yo, lahat ng gusto ko ay nakukuha ko. Tapusin mo ang buhay ni Jessa at huwag na huwag ka mag-iiwan ng bakas. Bumalik ka rito sa harapan ko sa oras na magawa mo ang utos ko. Madam, narinig ko po kayong lahat kanina sa kusina. Dahil ang basamanan na nakuha ni Jessa, kaya ninyo to gagawin sa kanya? Ma'am, pamangkin niyo po siya. Wala akong pakialam, Ken. Hindi ko matatanggap na sa kanya ibibigay ni Papa ang kalahati ng kanyang ari-arian. Apo lang si Jessa at ako ang anak. Ngayon, mamili ka, Ken. Buhay na magulang mo o buhay ni Jessa? Kapag buhay na magulang mong pipiliin mo ay makukuha mo sa akin ng 10 milyon. Gigil na pagbabanta ng Donya kay Ken. Pero ayaw ko humadawit sa away pamilya ninyo. Hindi pa man natapos ni Ken sa sasabihin na biglang naglabas ang Donya ng isang bagay na nagpalaki sa mga mata ni Ken. Fine! Madali lamang akong kausap, Ken. Ang magulang mo ipapatumba ko dahil ayaw mong sumunod sa utos ko. Mabilis na lumuhod si Ken sa harap ng Donya at kaagad hinawakan ng kamay nito. Papayag na ho ako, madam. Huwag niyo lang itong gawin sa mama at papa ko. Ako na ho ang bahala kay Jessa. Huwag niyo lang galawin ang mga magulang ko. Pakiusap ng binata sa kanya. Madali ka rin naman palang kausap, Ken. Gusto kong sa susunod na linggo ay hindi ko na makikita pang babaeng yan. Aalis na muna ako rito at sa pagbalik ko, nais ko makitang umiiyak ang ama ko dahil wala ng kanyang mahal na apo. Siguraduhin mong wala silang makikitang bakas dahil ikaw ang mananagot sa oras na malaman nilang ako nag-utos sa'yo. Tumango si Ken at dahan-dahang tumayo. Isasagawa ko ho sa susunod na linggo mismo ang utos ninyo, madam. Bigyan niyo lang ho ako ng panahon. Mabuti naman kung ganon, Ken. Lumabas ka na. Uulitin ko. Pagbalik ko ay ibibigay ko sa'yo ang pangako kong 10 milyon. Bagsak ang mga balikat ni Ken habang papalabas ito ng kwarto. Nakita siya ng kanyang ina at tumango lamang siya rito. Hindi na ito nakapasok sa paaralan dahil sa pagbabanta ng Donya sa kanya. Dumiretso si Ken sa kwadra kung nasaan ang mga kabayo. Nais niyang umalis muna sa mansyon at balak magpahangin na makita si Jessa na tila hinihintay siya. Aalis ka ba, Ken? Pwede ba akong sumama? Ayoko munang bumalik sa loob ng mansyon. Gusto ko munang magpahangin. Please, isama mo muna ako, Ken. Malungkot na wika ni Jessa dahil sa hindi nila pagkakaintindihan ng kanyang tita. Ayaw sanang pumayag ni Ken dahil nais niyang mapag-isa. Ngunit nakaramdam siya ng awa para sa dalaga. Sige, isuot mo munang boots at helmet kung ganun. Kaagad namang sumunod ang dalaga. Maya-maya pa ay sumakay na sila sa iisang kabayo. Tahimik lamang silang nakasakay sa kabayo at walang ni isa sa kanila ang nagsalita. Maya-maya pa ay narating na nila ang Burol kung saan makikita nila ang buong lupain ng pamilyang Fernandez. Bumaba si Jess sa kabayo at ganoon rin si Ken. Huminga na malalim ang dalaga at ganoon rin ang ginawa ng binata. Kung alam ko lang na mangyayari ito, hindi na sana ako bumalik rito. Wala akong problema sa Amerika, Ken. Kahit miss na miss ko na silang lahat ay pinili ko manirahang mag-isa doon. Ayoko magkagalit kami ni Tita Lynn. Siya lang ang tita ko at wala na akong ibang kapatid. Hindi ko inaasahan na mangyayari ito. Malungkot na wika ng dalaga. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko, Jessa, pero para sa akin ay tamang iniisip mo. Pero hindi mo na ito matatakasan dahil sa'yo na nakapangalan ang ari-arian ng lolo mo. Ani naman ni Ken sa malayo nakatingin. Gagawa pa rin ako ng paraan para hindi tuluyang magalit sa akin si tita. Kitang-kita ko sa mga mata niya kanina na galit siya. Kung kinakailangan na kausapin ko si lolo tungkol dito ay gagawin ko. Kilala namin ang lolo mo, Jessa. Hindi yun makikinig kanino man. Mag-iisip ako ng ibang paraan, Ken. Mag-iisip ako. Tumango na lamang si Ken dahil ayaw na tuluyang magalit sa kanya ang dalaga. Nakaramdam siya ng galit sa kanyang sarili dahil pumayag siya sa nais na tiyahin ni Jessa. Mataas na ang araw kaya bumalik na sila sa mansyon. Pagdating sa bahay ay nagulat si Jessa na makitang paalis na ang kanyang tiyahin na bit-bit ang maleta. Tita, saan ho kayo pupunta? Aalis po kayo? Iiwan niyo po kami rito nila lolo? Gulat na tanong ng dalaga. Hindi niya akalain nahahantong sa paglakatas ng kanyang tiyahin dahil lang sa manang pinamana sa kanya ng kanyang lolo.
Bakit? Pati ang pag-alis ko ay pipigilan mo? Kinuha mo na sa akin ang manang para sa akin, Jessa. Pati ba naman tong kalayaan ko? Hindi pa man nakasagot si Jessa ay nagsalita na ang Don na nasa likuran nila. Hayaan mo siya, apo. Kung nais niyang iwan ang pamilyang ito ay hayaan natin siya. Babalik rin yan dito kapag wala na ako. Lolo, anak ninyo ang Tita Lynn. Papayag ba kayo ng ganun-ganun na lang? Kung alam ko lang na magkakaganito tayo ay sana hindi na ako bumalik pa rito. Nagsimula nang umiyak si Jessa at kaagad naman itong inalalayan ni Kenna. Hindi pa rin nagpaawat ang Donya at tuluyan itong umalis kahit pa nasa harapan ng ama. Bagsak ang balikat ng Don, ngunit wala itong magawa dahil desisyon iyon ng kanyang anak. Sa gabing iyon ay walang gana ang lahat na kumain sa pagkainan. Babalik na ho ako sa Amerika, lo. Wika ni Jessa makalipas ang ilang minuto. Napataas ng ulo ang kanyang magulang, ngunit na natiling nakayuko ang kanyang lolo Felipe. Ikaw ang bahala, apo. Malaki ka na. Bumalik ka na lang rito kapag wala na ako. Kung nais ninyong umalis lahat ay walang problema. Matanda na ako. Hinihintay ko na lamang kung kailan ako kukunin ng Diyos. Malungkot na wika ng Don sa kanila. Lolo naman, matagal pa po yun mangyayari. Nais kong bumalik ng Amerika upang bumalik si Tita Lynn rito. Dahil sa akin kaya siya umalis. Hindi yan totoo, apo. Dahil sa ugali niya kaya siya umalis. Hindi niya matanggap ang desisyon ko. Ibigay niyo sa kanya man ang binigay niyo sa akin, lo. Nag-iisang anak rin ako ng magulang ko. Ako lang din ang tagapagmana nila. Hindi ko kailangan ang maraming pera o ari-arian. Ani Jessa kay Don Felipe. Pinal na ang desisyon ko, iha. Magpapahinga na muna ako. Naunang umalis ang Don sa pagkainan at naiwan si Jessa kasama ang kanyang magulang. Napailing na lamang ang mag-asawa at tinapik ang likuran ni Jessa. Everything will be alright, honey. Magpahinga ka na muna. Malungkot na wika ng kanyang ina. Mabilis lumipas ang araw at madalas na nakakasama ni Jessa si Ken. Naging magaan ang loob ng dalaga kay Ken dahil sa kabaitan na pinapakita nito. Ngunit madalas makita ng dalaga na tulala si Ken na para bang may malalim itong iniisip. Hindi ka na pumasok sa paaralan mula nang umalis si Tita, Ken. May problema ba? Tanong ni Jessa rito. Nasa burol sila ng masandaling iyon habang pinapanood nilang kumakain ng kabayo. Wala ito. May iniisip lang ako. Malungkot na sagot naman ni Ken sa kanya. Baka makatulong ako, Ken. Pera ba yan? Hindi. Okay lang ako, Jessa. Salamat at napakabait mo pa rin sa amin na magulang ko. Kahit paramdam mong ayaw sa'yo ng papa ko. Mabait naman ang magulang mo sa akin. Kahit may pagkastrikto ang papa mo, naiintindihan ko naman siya dahil nag-aaral ka pa. Hindi yan ang rason, Jessa. Ayaw niya mahulog tayo sa isa't isa dahil mayaman ka. Samantalang ako ay mahirap lamang, anak ng katulong ninyo. Ikaw talaga, lo. Sige na ho, magpahinga na kayo. Ngumiti si Jessa at hinawakan ang kamay ni Ken. I admit, I like you, Ken. Pero alam ko bilang kaibigan mo lang ako. Ramdam ko yun. Sapat na sa akin ang kabaitan mo, lalo na sa pamilya mo. Miss na miss ko ng tita ko, pero nakakalimutan ko ito dahil sa'yo. Hindi makaimik si Ken dahil nakukonsensya muli siya para sa dalaga. Sobrang bait ni Jessa sa kanya at wala siyang masabi sa ugali nito. Mahirap ang gagawing hakbang ni Ken para lang wag galawin ng Donya ang kanyang magulang. Wala na siyang ibang pamilya na makakasama sa oras na may mangyaring masama sa kanila. Huminga ng malalim si Ken at tumitig ng seryoso kay Jessa. May ipagtatapat ako sa iyo, Jessa. Sana ay huwag kang magalit sa akin at ningin ang mga rason na sasabihin ko. Ano yan, Ken? May tinatago ka ba sa akin? Nauutal na tanong ng dalaga sa kanya. Noong araw na sinabi ng lolo mo tungkol sa mana ay nakita mong dinala ko ng tita mo sa kanyang kwarto, hindi ba? Kinausap niya ako, Jessa. Inutusan niya akong tapusin ang buhay mo upang hindi matuloy ang nais ng lolo mo. Napasinghap sa gulat si Jessa at napaatras. Mabilis naman lumapit si Ken rito at hinawakan ang kanyang kamay. Huwag kang matakot sa akin, Jessa. Oo, at pumayag ako sa utos niya dahil tinakot niya akong pamilya ko ang tatapusin niya sa oras na hindi ako pumayag. Pero hindi ko yun gagawin sa iyo.
paliwanag ni Ken. Umalis na si tita, hindi ba? Nakita mo naman na umalis na siya. Hindi makapaniwala ang dalaga na magagawa iyon ng tita niya. Pansamantala, Jessa, dahil babalik siya sa susunod na araw at sa oras na makita ka pa niya sa mansyon ay buhay na magulang ko ang kukunin niya. Anong gagawin natin, Ken? Ayoko pang mawala sa mundong ito. Napakabata ko pa. Gusto ko pang makasama ang lolo, ang mommy at ang daddy ko. Takot na takot ang dalaga sa mga oras na iyon. Kaya nga makinig ka sa sasabihin ko, Jessa. Aalis ka mamayang gabi sa mansyon. Dalhin mo ang lahat ng kaya mong bitbitin. Ngunit kailangan ay hindi ito mapapansin na magulang mo pati na ng lolo mo. Kailangan maisip nilang nawala ka na upang maniwala ang tita mo pagbalik niya. Pero tiyak na ipapahanap nila ako, Ken. Hindi basta-bastang maniniwala ang pamilya ko na wala na ako. Ako nang bahala tungkol dyan, Jessa. Ang gagawin mo lang ay magtago kahit saan, basta't malayo rito sa inyo. Nakaramdam ng takot si Jessa at sunod-sunod ang pagtulo ng kanyang luha. Mabilis naman siyang niyakap ni Ken at hinagod ang likod nito. Kailangan mo maging matatag, Jessa. Kailangan natin maging matatag. Para sa atin rin itong gagawin natin. Maliligtas mo sarili mo at maliligtas ko rin ang magulang ko. Unti-unting tumango si Jessa at niyakap pabalik si Ken. Magkikita pa naman tayo, hindi ba? Patuloy pa rin ang pagtulo ng mga luha ni Jessa. Hindi ko alam, Jessa, pero gagawa ko ng paraan para maibalik kita dito sa mansyon. Huwag ka muna magdala ng kahit anong gamit na pwedeng matrace ng lolo mo. Kailangan mapaniwala natin sila na wala ka na. Saka na ako gagawa ng susunod na hakbang. Pumayag na rin kalaunan si Jessa at sabay silang bumalik sa mansyon. Sinulit ni Jessa ang nalalabing oras para makasama ang magulang at ang pinakamamahal niyang lolo Felipe. Bakit tila namamaalam ka na, apo? Hindi ka naman siguro babalik sa Amerika, hindi ba? Tanong ng Don nang kausapin siya ni Jessa. Lolo naman, pinaaalalahanan lamang kita sa mga gamot ninyo upang mabuhay pa kayo na matagal. Makikita mo pa magiging apo ninyo sa tuhod. Tumawa ang matanda at niyakap si Jessa. Oo na, apo ko. Matagal pa ako mawawala dahil sasamahan pa kita sa araw ng kasal mo. Kung wala ka pang nakikita mapapangasawa ay hintayin mo si Ken. Mabait na bata yun at alam kong mamahalin ka nun ng buong puso. Namula ang pisngi ni Jessa sa narinig at nakita pa niya sa gilid ng mga mata si Ken na nakangiti. Napahiga na lamang si Jessa sa maputik na lupa at naibulong ang pangalan ng kanyang lolo Felipe. Napabalikwas naman ang bangon ang matandang Don dahil napanaginipan niya ang kanyang apong si Jessa. Humihingi ito ng tulong at tila nahihirapan si Jessa sa kanyang panaginip. Kaagad tumayo ang Don at ginising ang magulang ni Jessa. Si Jessa, umuwi na ba? Malakas ang ulan sa labas, baka hindi yun nakauwi. Wika ng Don sa mag-asawa. Umalis ba si Jessa pa? Wala siyang sinabi sa amin kanina sa kwarto. Tanong naman ng ina ni Jessa. Kaagad binuksan ng Don ang kwarto ni Jessa at napasinghap siya nang hindi makita ang dalaga. Mabilis na bumaba sa ikalawang palapag ang Don at ginising ang mga katulong. Nagising rin si Ken at agad lumabas. Anong nangyari, Don? Tanong ni Ken na kunwaring hindi alam ang nangyayari. Si Jessa, hindi pa umuwi. Nagpaalam siya sa akin kanina na aalis muna kasama ang mga kaibigan niya sa elementarya, pero wala siya sa kwarto. Papa, kumalma ho kayo. Baka kung mapano pa ho kayo. Uuwi si Jessa bukas, okay? Malakas lang ang ulan sa labas kaya hindi siguro nakauwi. Pagpapakalma naman ang ama ni Jessa kay Don Felipe. Hindi! Kailangan natin siyang mahanap ngayon dahil napanaginipan ko siya. Napaginipan ko ang apo ko. Jessa, apo ko! Nagsimula na ang mag-hysterical lang Don kaya kinuha na nila ang pampakalma nitong gamot. Pinainom nila ang matanda hanggang sa makatulog ito. Tawagan mong Ate Lynn ko, Ken. Pakisabi umuwi siya rito bukas dahil may nangyaring masama. Pagtutuunan ko muna ng pansin ng papa. Malungkot na wika ng ama ni Jessa. Tumango naman si Ken at kaagad tumalikod upang tawagan ang Donya. Kinakabahan siya dahil pati siya ay hindi alam kung saan mismo nagtungo si Jessa. Kaagad niyang tinawagan ang Donya at ilang segundo pa ay sumagot na ito. Anong balita, Diana?
Huminga ng malalim si Ken at lihim na naikuyom ang kamao. Paano mo nalaman na ako itong tumawag? Walang emosyong wika ni Ken sa kabilang linya. Dahil alam kong tatawagan mo ko sa oras na magawa mo ng utos ko. So anong balita? Tanong ng Donya sa kanya. Wala na si Jessa at may pruweba ako. Pero kailangan mong umuwi bukas mismo dahil may nangyari sa papa ninyo. Wala na si Jessa? Totoo ba yan, Ken? Kung ganon, tiyak kong malungkot ang papa ngayon. Oh my, I need to celebrate. Masayang wika ng babae sa narinig na balita. Hindi kayo pwedeng mag-celebrate, Madam Lin, dahil may nangyari sa tatay ninyo. Umuwi kayo rito bukas mismo. Fine, fine. Ayokong sirain ang mood ko ngayon kaya oo na. Uuwi ako bukas at siguraduhin mong may pruweba ka na na wala na si Jessa. Oo, Madam. Magpapahinga na po ako. Nais na sanang putulin ni Ken ang tawag na magsalita muli ang Donya. Teka, bakit tila hindi ka malungkot? Hindi ba dapat ay malungkot ka dahil may tao kang nasaktan sa unang pagkakataon? Napatigil si Ken at huminga ng malalim. Nagagalit ho ako sa sarili ko, Madam, dahil nagpakaduwag ako. Pero ganun ho sigurang buhay. Lahat gagawin mo para sa pinakamamahal mong pamilya. Hindi tulad ng iba naghahaman lamang sa pera at mana. Mahabang litanya ni Ken na nagpataas ng dugo ng Donya. Ako bang pinariringan mo, Ken? Baka nakakalimutan mong nasa akin pang 10 milyong pera mo. Sa inyo na ho ang perang yan, Madam. Importante ay walang mangyayaring masama sa mama at papa ko dahil hindi ko mapapatawad ang sino mang mananakit sa mga magulang ko. Fine! Nasabi ko na kanina na ayoko ma-stress dahil masaya ako ngayon. Goodbye, Ken. Good job! And congratulations sa atin. See you tomorrow. Tumawa ng malakas ang ginang sa kabilang linya hanggang sa maibaba ang tawag. Napasuntok na lamang sa pader si Ken dahil sa galit na nararamdaman niya sa kanyang sarili. Kinabukasan ay maagang dumating si Donya Lin at wala ni isang sumundo sa kanya. Ganun pa man ay masaya itong pumasok sa mansyon at agad hinanap ang kanyang ama. Nasaan si Papa? Bakit walang tao rito? Hello everyone! Nasaan kayo? Maarte nitong wika at agad namang lumabas ang ina ni Ken saka sumunod ang binata. Hindi pa man nakapagsalita ang ginang ay nagsalita na si Ken sa harap ni Donya Lin. Nasa taas po ang kapatid niyo at minabantay ng papa ninyo, Madam. Kagabi pa natutulog ang inyong papa at hanggang ngayon ay hindi pa siya nagising. Pero wala kayong dapat ipag-alala dahil tinurukan lamang ito ng pampatulog. Bakit, Ken? May nangyari ba dito? Pagmamaang maangan pa ng ginang, muling naikuyom na binata ang dalawang kamao at tumango. Nawawala po si Jessa kagabi pa, kaya nag-hysterical ang inyong ama dahil sa labis na pag-aalala sa kanya. Napasinghap ang ginang at umarte pa na parang sumakit ang ulo nito. Oh no! I can't believe it! Ilang araw lang ako nawala ay ganito nang nangyayari dito sa mansyon? Papa! Where are you? Andito ng anak ninyo! Wika nito at mabilis na umakyat sa taas. Napailing na lamang si Ken at dumiretso sa kusina. Kaagad siyang uminom ng tubig upang pakalmahin ang sarili. Maya-maya pa ay umakyat na rin si Ken sa taas upang silipin nandun, kahit pa naroon naman ang dalawang anak nito. Mabilis lumipas ang oras ay nagising na nga ang Don. Hindi ito nagsasalita at nananatiling kalmado ngunit seryoso ang mga mata. Papa, ano bang nangyari? Tumawag na lang si Ken sa akin at sinabing nawawala si Jessa. Ang batang iyon talaga masyadong pasaway. Tumahimik ka, Lin. Hindi mo alam ang nangyayari dito. Bakit bumalik ka rito ngayong wala ang apo ko? Nananadya ka ba? Hindi mo kilala ang anak namin, Lin, kaya wala kang karapatan na sabihan siya ng ganyan. Mabait ang anak namin. Galit na tura naman ang ama ni Jessa habang maluha-luha naman ang ina ng dalaga. What? Anong ibig ninyo sabihin? Na ako ang dahilan kung bakit nawala si Jessa? Pwes, ipahanap natin siya at kung makita man siya ay tatanungin natin kung ako ba ang dahilan kung bakit siya umalis. Pagdadrama pa ng ginang sabay labas ng kwarto, napapailing na lamang ang ama ni Jessa at si Don Felipe. Nasaan na ang anak natin, mahal? Baka kung ano na ang nangyari sa kanya? Nag-aalala ang tanong ng ina ni Jessa sa asawa. Huwag kang mag-isip na masama sa anak natin, mahal. Alam kong ligtas siya. Pagpapakalma naman ng ama ni Jessa. Hanapin ninyo ang apo ko.
Kapag hindi niyo siya makita hanggang mamayang gabi ay tumawag na kayo ng tulong. Halughugin ninyo ang buong kagubatan at buong lugar. Ramdam kong nasa malapit lamang si Jessa. Tumango ang mga magulang ni Jessa at lumabas na ng kwarto. Sumunod rin si Ken sa mga ito at agad nagpresenta na tutulong sa paghahanap. Nakita ni Ken ang Donya Lynn bago siya lumabas ng bahay. Ngumiti ito sa kanya nang tumingin siya rito ng makahulugan. Dumiretso si Ken sa kagubatan kung saan itinago ang mga gamit ni Lina. Basang-basa ito ng ulan kaya naman sobrang dumi ng mga damit na ibinaon niya sa lupa. Patawarin ninyo ako, Don Felipe. Nais ko lang iligtas sa magulang ko sa kamay ng anak ninyo. Alam kong ikakasama ito ng loob ninyo pero sana ay tatagan niyo ang loob niyo dahil babalik din ang apo ninyo. Babalik si Jessa at makukulong ang inyong anak na babae na siyang may pakanan ng lahat ng ito. Bulong ni Ken sa sarili kasabay ng pagbagsak muli ng malakas na ulan. Naghanap muna ng masisilungan si Ken bago nagdesisyon na umuwi sa mansyon bit-bit ang damit ni Jessa. Gabi na nang makauwi si Ken at lahat ay naghihintay sa kanya. Napasinghap ang magulang ni Jessa na makita si Ken bit-bit ang isang supot. Kanino yan? Nakita mo ba si Jessa? Galit na wika ng Don at hindi man lang nakaimik ang magulang ni Jessa. Lumuhod si Ken sa harap ng Don at yumuko. Pasensya na po, Don Felipe. Pero itong damit na lamang ni Jessa nakita ko sa kagubatan. Hindi ko alam kung paano ito nakarating doon. Pero gutay-gutay na po ito na parabang kinain ng malalaking hayop. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Ken. Bigla na lamang tumulo ang luha ng Don at kaagad na wala ng malay. Gayon din ang ina ng dalaga. Gulat na tumayo si Ken at kaagad na paatras dahil nagkakagulo ang mga tao sa mansyon. Labis ang pagsisisi na nararamdaman ni Ken sa oras na iyon. Hindi niya nakayanan ang nangyayari kaya tumakbo siya papasok sa kanyang kwarto at doon umiyak ng umiyak. Hindi mo kasalanan ang nangyari, iho. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Nais kang kausapin ni Madam Lynn. Naawa sa'yo yung tao kaya tumayo ka na dyan. Malumanay na wika ng kanyang ina makalipas ang ilang oras na pananatili niya sa loob ng kwarto. Si Don Felipe Huma, kamusta siya? Tanong niya sa ina na mababakas pa rin ang pag-aalala sa mukha. Nasa mabuting kalagayan na siya, anak. Pero na-stroke ang amo natin, Ken. Ngunit mabuti na rin yon kesa pati siya ay mawala. Alam ko magiging maayos rin ang lahat. Pinahanap na nila ang katawan ni Jessa upang bigyan ng magandang libingan. Naniniwala ho kayo man o wala na si Jessa? Base sa nakita namin kanina sa kanyang damit ay oo, anak. Kawawang bata. Alam kong nahihirapan siya kaya ipagdasal natin kung nasan man siya ngayon. Sana ay nasa mabuti siyang lugar. Tumayo ka na at naghihintay sa iyo ang Donya sa taas. Tumango si Ken at lihim na nagpapasalamat na napaniwala niya ang kanyang ina sa nangyari. Kailangan ay mapaniwala rin niya si Donya Lynn upang hindi na ito maghanap pa kay Jessa. Pag-akyat ni Ken sa taas ay nakita niya ang ginang na malawak ang ngiti. Hindi pa nakabalik ang mga tauhan ni Papa. Sana'y makita na nila ang katawan ni Jessa para matanggap na ni Papa na wala na nga ang paborito niyang apo. Kunin mo ang pera, 10 milyon yan. Umalis kayo rito ng mga magulang mo upang magsimula ng bagong buhay. You did a great job, Ken. Wala silang makukuhang katawan, Donya Lynn, dahil pinaanod ko ito sa lawa. Hindi nila ito makikita dahil alam kong lumubog na ang katawan ni Jessa dahil sinilid ko ito sa isang sako at nilagyan ng bato sa loob. Sa inyo na ho yung perang yan, hindi po namin kailangan. Napatigil ang Donya at nawala ang ngiti. Magagawa mo yun kay Jessa, Ken? Hindi ba siya nanlaban? Malaking tiwala sa akin ang pamangkin ninyo, madam. Wala siyang naging tanong nang dinala ko siya sa gubat. Nanlaban siya noong una kaya napilitan akong saktan siya ng ilang beses. Pasensya na at kailangan kong magsimba upang mapatawad ako ng Panginoon. Pagsisinungaling niya, akmang tatalikod na si Ken at bubuksan na ang pinto nang muli itong nagsalita. Sa oras na wala silang makitang katawan, ibig sabihin ay nagsisinungaling ka, Ken. Kilala kita dahil matagal ka na rito sa amin. Alam kong hindi mo magagawa ang ganong bagay kaya sigurado ako nagsisinungaling ka. Pagbalik mo mamayang galing simbahan ay tiyak kong narito na rin na matauhan ni Papa. Humanda ka dahil pagsisisihan mo kung sakaling hindi mo ko sinunod. Pagbabanta muli ng ginang. Nakaramdam ng takot si Ken ngunit hindi nga ito pinahalata. Dumiretso sa simbahan ng binata at doon na nalangin na sana ay gabayan sila ng kanyang buong pamilya laban kay Donya Lynn.
Hapon na nang bumalik si Ken sa mansyon at nakita niya ang donya malayo pa lang na galit na galit. Nagtago si Ken sa likod ng mansyon at narinig niya na may kausap ang donya sa cellphone. Tapusin niyo ang buhay ng lalaking yon. Nasa simbahan siya ngayon. Alam kong nagsisinungaling siya kaya walang katawan na naipakita ang mga tauhan ng papa. Magsisisi siya dahil pinatakas niya ang pamangkin kong yon. Nagulat si Ken at nagmamadaling tumakbo. Hindi na niya naisip kung saan pupunta. Basta na lamang tumakbo papasok sa kagubatan. Hinihingal na si Ken dahil ilang oras na siyang tumatakbo hanggang sa maisip niya ang kanyang magulang. Hindi, hindi ako pwedeng bumalik. Naroon nandun at iba pang katulong kaya tiyak na sa mabuting kamay si na mama at papa. Kailangan ko magtago bago pa nila ako mahuli. Jessa, nasan ka na ba? Saan ka nagtatago? Sana makita kita. Bulong ni Ken at tumakbong muli. Puno ng putik ang kanyang likuran, pati na ang kanyang sapatos. Ngunit patuloy pa rin siya sa pagtakbo. Hanggang sa may nakita siyang isang maliit na kubo, ngunit wala namang tao sa labas. Tao po, tulong, tulungan niyo po ako. Wika ni Ken, ngunit walang sumasagot sa loob. Hanggang sa tuluyan nang nanghina ang katawan ni Ken at dumilim ang kanyang paningin. Ngunit bago pa siya tuluyang napapikit ay naaninag pa niya ang isang anino ng babae na papalapit sa kanya. Ilang segundo lamang ay tuluyan na ngang nilamon ng kadiliman ang mga mata ni Ken at hindi niya nakilala ang babaeng papalapit sa kanya. Samantalang si Jessa naman ay nagulat na makita si Ken na nakahandusay sa lupa. Maraming sugat ang katawan nito kaya lumingon-lingon muna ang dalaga sa paligid kung may kasama ba si Ken ngunit wala siyang makita. Anong ginagawa mo rito, Ken? Bakit mo ko sinundan rito? Anong nangyari sa mansyon? Wika ni Jessa at dahan-dahang tinayo ang binata at pumasok sila sa loob ng kubo. Pagpasok nila sa loob ay binuksan ni Jessa ang maliit na pinto papuntang ilalim upang doon gamutin ang sugat ni Ken. Kaagad sinarado ni Jessa ang maliit na pintuan upang hindi sila makita sa ilalim ng kubo. Nagmistulang sikreto ang lugar na iyon dahil kung tititigan nito sa labas ay walang tao na makikita pati na sa loob. Dahil sa ilalim pala nagtatago si Jessa sa nakalipas na araw at gabi. Ilang oras din ang lumipas bago magising si Ken at si Jessa kaagad ang bumungad sa kanyang harapan. Nagulat si Ken at kaagad napatayo galing sa pagkakahiga. Huwag ka munang tumayo, Ken. May sugat ang katawan mo. Ano bang nangyari? Bakit ka napadpad rito? Paano mo na lamang dito ako nagtatago? Sunod-sunod na tanong ni Jessa sa kanya. Jessa, ikaw nga. Ikaw yung babaeng nakita ko kanina bago dumilim ang paningin ko. Dito ka lang pala nagtatago. Masayang wika ni Ken at niyakap ang dalaga. Mainhin namang natawa si Jessa at agad ring napayakap kay Ken. Okay, tama na. Ngayon sabihin mo sa akin bakit ka narito. May nangyari ba sa mansyon? Hindi naniwala ang tita mo na wala ka na. Kahit pa may pinakita na akong ebidensya. Pinahanap ka ng lolo mo sa mga tauhan niya. At dahil sa nangyari sa'yo ay na-stroke ang lolo Felipe mo, Jessa. Sorry, pero bumagsak talaga ang katawan nandun dahil sa kalungkutan. Pinapahanap rin ako ng titalin mo upang tapusin ang aking buhay dahil hindi ko nagawa ang utos niya. Tumulo ang luha ni Jessa at humagulgol sa pag-iyak. Hindi sana ito mangyayari kung hindi lang pinamana ni lolo sa akin ang lahat ng natira niyang ari-arian. Anong gagawin natin, Ken? Pati ikaw ay pinapahanap na ng tita ko. Magtago na muna tayo rito ng ilang araw, Jessa. Palamigin muna natin ang ulo ng tita mo. Pero paano ang lolo ko, Ken? Paano kung pagbalik natin ay wala na siya? Ken, hindi ko kaya. Hindi pa ako nakahingi ng tawad kay lolo. Kung hindi naniniwala ang tita mo na wala ka na, Jessa, ay alam kong ganun rin nandun. Kailangan natin maghanap ng paraan para matigil ng kasamaan ng titalin mo. Dahan-dahan na tumango si Jessa at pinahiran ang sariling luha. Tama, malakas ang lolo ko. Makakaya niyang pangyayaring ito. Kailangan makaisip tayo ng paraan para matigil ng lahat ng to. Pero teka, Jessa, paano mo nadiskubre ang lugar na ito? San ka kumukuha ng pagkain sa araw-araw? Pagtataka ng binata dahil hindi niya sukat akalain na ang kagaya ni Jessa ay makakayang mamuhay sa gubat na mag-isa. Maraming pagkain rito sa gubat, Ken. Hindi ko alam kung kaninong kubo ito pero alam kong ligtas tayo rito. Dumating ako rito na makalat na tila ba ilang taon nang walang nakatira.
Kung sino man ang may-ari ng kubong ito ay pasasalamatan ko ng sobra-sobra. Dahil sa kanya ay niligtas ko ang aking buhay nang magising ako sa putikan nung gabing tumatakbo ko. Tumango si Ken at hinawakan ang dalawang kamay ni Jessa. Masaya akong makita kang ligtas, Jessa. Pangako pag-uwi ko ay sasama kita. Hindi mo na kailangan magtago rito dahil lang sa tiyahin mo. Ngumiti ang dalaga at sumandal sa dibdib ni Ken. Ang gaan ng pakiramdam ko, Ken. Hindi na ako nag-iisa. Hindi na ako matatakot na baka isang gabi ay mapapasok rito sa baba ng kubo at may masamang gawin sa akin. Ngayon kasama kita ay masaya na ako dahil alam kong nasa mabuting kamay ako ng lalaking kasama ko. Huminto ng bahagya ang paghinga ni Ken dahil sobrang lapit niya sa dalaga. May batis ba malapit rito, Jessa? San ka kumukuha ng tubig? Baka pwede ako makapagbanlaw man lang. May sarili tayong balon rito sa baba, Ken. Mukhang inimbento ang bahay kubo na ito para pagtaguan. May damit rin dito ang pambabae at panglalaki. Kompleto tayo rito sa baba. Nagulat si Ken sa narinig, ngunit agad ring napangiti. Kung ganun ay ligtas nga tayo rito. Maglilinis muna ako ng katawan kung ganun. Ani ng binata at agad namang kumuha ng tuwalya si Jessa. Maya-maya pa ay narinig na ng dalaga ang lagapak ng tubig sa loob ng maliit na banyo kung saan naroon ang balon. Hindi nagtagal ay lumabas na si Ken na nakatuwalya lamang, kaya napaiwas ng tingin si Jessa. Magsuot ka ng damit, Ken. Baka malamigan ka rito. Okay, labhan ko na lang bukas ang damit ko para may maisuot ako. Ako na ang maglalaba, Ken. Magpahinga ka na muna dahil alam kong pagod ka at baka dumugo pang mga sugat mo sa katawan. Sige, Jessa. Mauna na ako matulog kung ganun. Dito na ako sa lapag at ikaw sa kama. Okay lang, Ken. Sa kama ka muna ngayon. Kailangan mo makatulog na maayos. Nagugutom ka ba? Kumain ka muna kaya. Matutulog na lang muna ako, Jessa. Hindi ako nagugutom hanggang ngayon dahil sa nangyari. Tumango si Jessa at hinayaan na ngang makatulog si Ken sa maliit na kama. Napangiti na lamang siya ng tipid nang marinig ang hilik ni Ken. Ilang minuto lamang ang lumipas mula nang pumikit ito. Lihim na napapangiti ang dalaga dahil mukha silang mag-asawa sa oras na iyon. Lihim siyang nagdasal na sana ay matapos na ang kanilang kalbaryo dahil miss na niya ang kanyang mga magulang, pati na ang kanyang Lolo Felipe. Matapos malabhan ng dalaga ang damit ni Ken ay umupo ito sa upuan at unti-unting napapikit hanggang sa tuluyan na ngang makatulog ang dalaga dahil sa katahimikan sa paligid. Kinabukasan ay may narinig silang mga boses sa labas ng kubo. Kaagad bumangon si Ken at napatayo naman si Jessa sa upuan. Sinenya sa ni Ken ang dalaga na tumahimik muna. Nagulat si Jessa nang marinig ang kanilang pangalan ni Ken at tila hinahanap sila. Walang tao rito! Mukhang luma na rin ang kubong ito at butas-butas na. Maglibot muna tayo bago tayo mapagalitan ni Madam Lin. Wika ng isang boses na lalaki sa kanyang mga kasamahan. Nakagat na lamang ni Jessa ang ibabang labi dahil sa takot na nararamdaman. Maya-maya pa ay hindi na nila narinig ang boses ng mga lalaki, kaya nakahinga sila ng maluwag. Pinapahanap pa rin tayo ni Tita, Ken. Anong gagawin natin? Kumalma ka, Jessa. Hindi na sila babalik rito dahil wala silang nakita rito. Mag-isip tayo ng paraan para makabalik na tayo sa mansyon. Naiintindihan ko, Ken. Kung kinakailangan nating magtago rito ng ilang araw ay gagawin natin. Makapag-isip lamang tayo ng paraan laban kay Tita Lina. Tama ka, Jessa. Kaya huwag kang magpapadala sa takot. Narito lang ako. Hindi kita iiwan. Tumango si Jessa at dahan-dahang binuksan ang pinto. Tumambad sa kanila ang tirik na araw at wala na ang nagbabadyang ulan. Hindi pa ata sila nakalayo. Diyan na muna tayo sa loob at bukas na tayo maghanap ng pagkain. May mga kamote pa naman akong naipon dyan. Yan munang kakainin natin. Wika ni Jessa at pumasok muli sa loob. Talaga? Okay lang ba sa iyong pagkain na to? Manghang tanong ni Ken sa dalaga. Oo naman. Hindi ka ba naniniwala? Nasanay ako sa camping, Ken, kaya alam ko kung anong gagawin at ano ang pwedeng kainin dito sa gubat. Napangiti ang binata at ginulo ang buhok ni Jessa. Alam kong sobrang proud ng lolo mo sa oras na malaman niya ang lahat ng to. Hayaan mo, hindi magtatagal ay makakakain ka rin ng masasarap na pagkain. Alam ko, Ken. Alam ko makakauwi rin tayo sa mansyon at makakasama rin natin sila. Buong araw lamang na nasa loob ang dalawa.
Tanging tubig ng balon ang kanilang iniinom at kamote naman ang kanilang kinakain. Hanggang sa lumipas ang buong gabi at nagdesisyon ang dalawa kinabukasan na lumabas muna sa kubo. Nakahinga ng maluwag si Jessa dahil nakalanghap muli siya ng sariwang hangin. Maganda ang panahon ng araw na iyon, kaya naisipan nilang manghuli ng isda. Gumawa ng bitag si Ken sa tulong ni Jessa. At ilang oras nga ang lumipas ay kaagad silang nakahuli ng limang isda at inihaw nila iyon. Busog na busog si Jessa habang hindi naman mawala ang ngiti ni Ken sa kanyang labi, habang nakatitig sa dalaga. Napansin ni Ken ang dumi sa gilid ng bibig ni Jessa kaya dahan-dahan niya itong kinuha gamit ang daliri. Huli na nang mapansin ni Ken na nakatitig na pala sa kanya si Jessa. Napatigil ang binata hanggang sa dahan-dahang lumapit si Jessa sa kanya. Napapikit na lamang si Ken nang maramdaman ang malalambot na labi ng dalaga. Noong una ay banayad lamang ang halik ni Jessa. Kinalaunan ay naging mapusok na, kaya naman mabilis na hinawakan ni Ken ang leeg ng dalaga. Hindi na nila naisip ang posibleng mangyari dahil tuluyan na silang nalasing sa kanilang mga labi. Sa araw na iyon ay nagpakatotoo na si Ken sa kanyang sarili. Alam niyang may gusto siya kay Jessa mula na makita niya ito sa mansyon. At ngayong sila na lang dalawa ay ipaparamdam niya sa dalaga ang tunay niyang nararamdaman. Pumasok sila sa loob ng kubo at iniwan ang pinag-ihawan nila ng isda. Tuluyan na ngang naibigay ni Jessa ang kanyang sarili kay Ken at wala siyang pinagsisisihan dito. Napapangiti naman si Ken na makita ang matamis na ngiti ng dalaga. Mahal kita, Jessa. Alam ko sa puso ko na mahal kita. Pinipigilan ko lang nararamdaman ko dahil mayaman ka at mahirap ako. Kaya hindi ko magawa ang nais ng tiyahin mo dahil ayokong saktan ang babaeng mahal ko. Pasensya ka na kung sa ganitong lugar pa kita nakuha. Wala akong may pagmamalaki sa'yo, Jessa. Dahil isa lamang akong hamak na anak ng katulong ninyo. Pero isa lang ang may papangako ko sa'yo. Iuuwi kita sa bahay niyo at sa pamilya mo. Seryosong wika ni Ken habang nakayakap sa kanya ang dalaga. Mahal rin kita, Ken. Walang problema sa akin kung narito tayo sa lugar na to. Basta't kasama kita ay hindi ako matatakot. Pag-uwi natin ay sasabihin ko sa kanilang tungkol sa atin. Sagot naman ni Jessa sa kanya. Pakakasalan kita, Jessa. Babalik ako sa pag-aaral at magtatrabaho ako ng mabuti upang mabigyan ka ng engranding kasal. Hindi ko yan pinangarap, Ken. Hindi ko pinangarap na makasal sa engranding lugar. Nais ko lang ikasal kahit sa maliit na simbahan lang. Tumulo ang luha ni Ken at hinalikan ang labi ni Jessa. Napakabait mo, Jessa. Kaya alam ko na kung bakit mahal na mahal ka ng lolo mo. Magkatabing natulog ang dalawa magmula nang may nangyari sa kanila. Nagawa nila ng paraan na mapagkasya ang isa't isa sa maliit na kamang iyon. Hanggang sa lumipas pa ang ilang linggo mula nang magtago sila sa lugar na iyon, ay may naisip ng paraan si Ken para makabalik sa mansyon. Ken, sigurado ka ba sa plano mo? Baka lalong magalit sa atin ang Tita Linko kapag makita niya tayong dalawa. Puno ng pagdadalawang isip na wika ni Jessa. Magtiwala ka sa akin, Jessa. Para sa atin rin ito. Ibigay natin sa tiyahin mo ang manang makukuha mo sa lolo mo para lang makauwi na tayo sa atin. Wala akong pakialam sa mana ko, Ken. Ang sa akin lang, baka hindi siya maniwala lalo pa at malalaman ng lolo ang rason kung bakit tayo nagtago. Baka mas lalong magalit si lolo at itakwil si Tita Lina. Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan, Jessa. Uuwi tayo sa mansyon at sasabihin natin sa lolo mo ang totoong nangyari. Magtiwala ka lang sa akin. Tumango na lamang si Jessa at hawak kamay silang lumabas sa kubo. Kinakabahan ng dalaga sa posibleng mangyari dahil alam niya ang kayang gawin ng kanyang tiyahin. Ngunit pursigido na si Ken, kaya wala nang nagawa pa si Jessa kundi ang sumama rito. Diyos ko, gabayan mo kami ni Ken. Sana walang masamang mangyari sa amin pag-uwi sa mansyon. Na sana ay hindi magalit ng tuluyan ang lolo kay Tita Lin upang malaya kong maibigay kay Tita ang manang para sa akin. Wala na akong pakialam sa mana, Panginoon. Ligtas lamang kaming makauwi sa amin at makasama namin ni Ken ang aming pamilya. Dasal ni Jessa habang binabaybay nila ang kagubatan. Inabot sila ng 3 oras sa paglalakad hanggang sa makita ni Jessa at Ken ang mansyon sa di kalayuan. Ken, bakit maraming tao? May nangyari kaya? Kinakabahang tanong ni Jessa kay Ken.
Mahigpit na hinawakan ni Ken ang kanyang kamay at sabay silang naglakad. Kitang-kita nila ang mga tao na nakasuot ng itim na damit at may kanya-kanyang bitbit na bulaklak. Nagsimula nang umiyak si Jessa dahil malakas ang kutob niya na ang kanyang lolo iyon. Sumigaw ng malakas si Jessa kaya nakuha niya ang pansin ng mga tao. Unti-unting naglakad ang dalaga palapit sa kanila at binigyan naman siya ng daan ng mga bisita. Biglang umatras ang luha ni Jessa nang makita ang kanyang lolo Felipe na nakatayo sa harap ng kabaong. Nagsimulang malito si Jessa hanggang sa mapansin niyang wala ang kanyang titalin sa tabi ng kanyang pamilya. Apo ko, nakauwi ka na. Tanging nasabi ng Don at kaagad naglakad palapit kay Jessa. Sumunod naman ang kanyang mga magulang na lumapit sa kanya. Anak ko, mabuti naman at ligtas ka. Ang tagal ka naming hinanap. Salamat Diyos ko at ligtas ang anak ko. Umiiyak na wika ng ina ng dalaga sabay yakap sa kanya. My princess, okay ka lang ba anak? May masakit ba sayo? Kamusta ka na? Saan ka ba nagpunta? Sunod-sunod naman na tanong ng kanyang ama. Hindi maitago ng kanyang mga magulang ang sayang nararamdaman sa oras na iyon sa kabila ng pagluluksa kay Lynn. Napaiyak muli ang dalaga na makitang buhay ang kanyang lolo Felipe at hindi ito ang nasa loob ng kabaong. Lo, anong nangyari? Nasaan si Tita Lynn? Kailangan natin siyang makausap. Tanong ni Jessa kay Don Felipe. Wala nang Tita Lynn mo, iha. At alam na namin ang ginawa niyang kasalanan. Nagtalo kami ng tita mo dahil sinabi niya sa akin na wala ka na, na tinapos na ni Ken ang buhay mo, kaya siya tumakas at nagtago. Hindi ako naniwala dahil wala siyang pruweba. Hindi sapat ang pruweba na pinakita ni Ken sa amin, kaya hindi ako naniwala. Hanggang sa inamin niya sa amin na totoo ang kanyang pinagsasasabi, dahil siya ang nag-utos kay Ken na tapusin ang buhay mo para mapasa kanya ang yaman na para sa'yo. Masyadong naging gahaman ang anak ko, iha, na pati buhay mo ay handa niyang ipahamak. Malungkot na wika ng matanda at humagulgol ito ng iyak. Napatulala na lamang si Jessa at pinatahan ang matanda. Paano ho siya namatay, Lo? Balak niya akong ihulog sa hagdan na magkausap kami ng gabing iyon. Pero bumaligtad ang aming posisyon kaya aksidente siyang nahulog kahit hindi ko siya hinawakan. Balak ko pa siyang iligtas, apo. Pero huli na ang lahat. Wala na siyang buhay nang dumating kami sa ospital. Patawarin sana siya ng Panginoon. Alam kong may kasalanan ako dahil hindi ko siya napalaki ng maayos. Hindi ko siya naturuan kung paano maging kontento sa mga bagay-bagay kung anong meron siya. Mahabang paliwanag ni Don Felipe sa dalaga. Parang nabunutan naman ng tinig ang pakiramdam ni Jessa sa mga sandaling iyon dahil sa wakas ay nalaman na ng buong pamilya niya ang totoong nangyari. Tahan na, Lolo. Tahan na po. Narito na po ako. Pinapatawad ko na po si Tita Lynn. Sana ay masaya na siya kung nasan man siya ngayon. Teka, Lo, sinabi ni Ken sa akin na nagkasakit kayo nung nawala ako. Okay na po ba kayo? Pag-aalala ng dalaga sa matanda. Oo, iha. Magaling na ako ngayon. Sinabi ko sa sarili ko na kailangan ko magpagaling dahil kailangan mo ko, apo. Naaantayin kitang bumalik sa amin. Malaki ang tiwala ko na buhay ka pa at kasama mo lang si Ken. Wika ni Don Felipe sabay baling naman kay Ken na nasa tabi ni Jessa. Hindi ako galit sa iyo, iho. Bagkus ay nagpapasalamat ako sa iyo dahil hindi mo sinunod ang utos ng anak ko. At dahil dyan, pagkatapos nating mailibing ang anak ko ay ipapakasal kita sa apo ko. Ikaw lang ang lalaki na rarapat sa kanya. Saad ng Don habang nakatingin sa binata. Tumulo na lamang ang luha sa mga mata ni na Jessa at Ken at sabay nilang niyakap si Don Felipe. Pinapatawad ka na namin, Tita Lynn. Sana ay makamit mo ang kapayapaan kung saan ka man ngayon. Bulong ni Jessa sa harap ng kabaong kung saan nakahimlay ang Donya. Nang araw na iyon ay inilibing ng buong pamilya ang katawan ni Lynn. Bumalik ang sigla ng Don dahil bumalik na ang kanyang apo. Hanggang sa mapag-usapan nila ang buhay sa kagubatan. Nagulat si Ken at Jessa nang may ibinunyag ang matanda sa kanila. Totoo, Lo? Sa inyo ho ni Lola ang bahay kubo na iyon? Gulat na tanong ni Jessa. Tumawa ang matanda at tumingin sa malayo. Pinagawa iyon ng lola mo noong ang daddy mo palang ang anak namin.
Madalas kaming tumambay doon dahil paboritong lugar iyon ng lola mo. Masaya akong malaman na nahanap ninyo ito. Marami kaming alaala doon, apo. Marami rin kaming alaala ng apo ninyo doon, Don Felipe. Pakakasalan ko po ang apo ninyo dahil mahal namin ang isa't isa. Wika naman ng binata. Mainam kung ganun dahil gusto kita para sa apo ko. Alam mo na ang lahat ng pasikot-sikot rito sa lupain ko. Kasama ang magulang ninyo ay kayo nang mamamahala rito. Nais ko na lang gamitin sa masayang alaala ang nalalabing araw ko sa mundong ito. Kung ganun ho ay magmamadali na kami sa pagpapakasal upang makagawa na kaagad ng apo ninyo sa tuhod. Biro ni Ken na ikinatuwa ng buong pamilya. Pinagpatuloy ni Ken ang pag-aaral sa kolehiyo hanggang sa makapagtapos siya. Lumipas ang 2 taon ay kinasal na rin sa wakas ang 2. Tulad ng pangarap ni Jessa ay kinasal sila sa isang maliit na simbahan kasama ang kanilang mga pamilya at importanteng mga kaibigan. Isang buwan lamang matapos ang kasal ay nabuntis na si Jessa na lalong ikinatuwa ng buong pamilya. Si Ken na ang namamahala sa buong lupain sa tulong ng kanyang ama. At ang ama naman ni Jessa ang namamahala sa ibang negosyo ng Don. Kaagapay naman ni Jessa ang kanyang ina, pati na ang ina ni Ken sa kanyang pagbubuntis. Hindi rin siya iniwan ng kanyang lolo Felipe dahil hindi na ito makakapaghintay na lumabas ang kauna-unahang apo nito sa tuhod. Mula noon ay naging mas masaya at makulay ang buhay ng 2 pamilya. Walang nag-aagawan ng yaman at tanging pagmamahalan lamang ang pinapairal ng bawat isa.